Kristiana. Aki dot will open to three particular area. Okay, ang keyword natin dito na magbukas ng particular area, yan ay submaster key. Pero kapag tinatanong, sir, anong key po ang pinapasukan ng maraming susi kahit ang susi na bubuksan? Okay, ang tawag dyan, master key. Okay, master key. Isang susi pero kayang buksan lahat ng lock, no? Hindi naman lahat, pili lang. Yung master key natin, ito yung kaya mabukas ng series of locks or pwedeng groups of locks. Okay? Pero kapag ang isang susi, napapasukan ang lahat at nabubuksan niya lahat, ang tawag doon ay T, ano yan? Grand Master Key. Grand Master Key, no? A key that will open everything. Okay. Ayan, nasa mga types of security na tayo. Industrial, the production of goods or related services within an economy. Kapag sinabi natin industrial security, a form of physical security involving industrial plants and business enterprises. So, punta naman tayo sa three major types of security. Three. Yan. Three major types of security. Ang three major types of security natin, ang una ay physical security, no? Physical security. Tinanong to, last June, ha? Yung physical security raw, anong uri daw ng security yung ginagamit mo kapag ikaw ay gumamit ng man-made katulad ng fences and walls, physical barrier yan, no? Or anong tawag dito? Structural barrier yan. Or isa yan sa mga types of physical barrier natin. Ang tanong kasi sa board exam last June, siya ay gumamit ng bakod na gawa ng tao, man-made daw na bakod, katulad ng fences and walls or perimeter barrier. Ang sagot po ay structural security, no? Ayan. Ang physical security po, ito po yung pinakamalawak sa lahat ng uri ng security, the broadest type of security. Okay? Then lumabas din yung personal security. Ano yung personal security? Bakit lumabas? So, tatandaan natin, ito yung three major types of security. Isa rin types ng security, iba yung security guard, types of security guard natin, ha? Iba yung mga types of security naman. Iba yung types of security guard, iba yung types of security. So, kapag sinabi natin personal security, ang keyword natin, the weakest link in security chain. So, napakaigsi lang ang tanong sa board exam. June 2022 at December, what is the weakest type of security that is personal security na involved na dito involves background check, involves background checks. Okay? Bakit weakest type of security ang personal security? Kasi hindi natin nasusukat ang loyalty ng isang empleyado. Sa limit ng sa isang kumpanya at organization na nangyayari ang pagkasira sa kanilang loob mismo ng kanilang organisasyon. Because of sabotage, pilferage, di ba? Theft, or kung ano-ano pa. Okay, then ang pangatlo natin, pangatlo sa types of, or major types of security natin, ay tinatawag nating document security. Document security. Ang document security, sintido ko mo nang pinoprotektahan mo dito, dokumento, di ba? Document nga eh. Ngayon, ang tinanong lang dito sa document security last June, meron tayong apat na pagpoprotekta ng dokumento. Sa PNP po, meron po tayong tinatawag na top secret document. Ang top secret document po, ang kulay ng folder kapag tinanong kayo, the highest degree of protection, ang tamang sagot, top secret, na ang kulay ng folder ay green. Ngayon, ganun. Top secret. Top secret document, ang kulay ng folder ay green. Ngayon, kapag ang tinatanong,
Ano yung pangalawang importanteng dokumento? Ang tawag natin dyan, secret document. Na ang kulay ng folder ay red. Okay? Sir, kapag ang tinatanong sa amin, ano yung may kulay na folder ng blue? Yan yung tinanong last June. But that is confidential document na kulay confidential document na kulay na folder ay blue. So, blue. GR Buba. Hindi blue ah. Yan, G. G R G R Buba. Okay? Then ang pinakauli, ito na, yung kulay ng folder sa PNP ay kulay white. Yan ay tinatawag nating restricted document. Pag restricted document sa PNP, ang kulay ng folder ngayon ay puti, no? Puti. Sir, kapag wala po yung white, pwede po yung black or no color. So tatlo ang kulay ng ating restricted document. Sa PNP ngayon, ang kulay ng folder ay white. Ngayon, minsan wala ang white sa choices. Ang kulay na pwede nating sagot, black or no color. Pero kapag nasa choices yung white, ang tamang sagot, white. So ito yung three major types of security. Okay? Physical, personnel, and document security. Okay? Kapag tinatanong, bakit ba natin pinag-uusapan ang security dito sa Law Enforcement Administration? Kasi nga, para maprotektahan natin yung mga bagay na importante sa atin, meron tayong principles of security, objectives of security, ano ba yan? Diba? Pag importante sa'yo, bakuran mo para hindi mawala. Okay? Pag mahalaga sa'yo, iparamdam mo sa kanya na mahalaga siya, ingatan mo. Okay? Kapag nawala kasi yon, o hindi niya nararamdaman, magugulat ka na lang, isang araw, di ba? Okay lang yan. Importante sa atin ngayon, yung lisensya natin, hindi yung mga taong nangiiwan sa atin. Tama! Di ba? Tangina. Walang maling tao na dumating sa buhay mo. Lahat ng tao na namit natin meant to be yan. No? May purpose bakit natin sila namit. Pwede silang blessing or lesson sa atin. So, laban lang. Okay? Yung board exam, kayang-kaya nyo yan. Okay? Napakaswerte nyo. May problema ka ngayon? Kalmahan mo lang. Huwag kang magalit. Okay? Magkaroon ka ng mataas na pangunawa. Kung may problema ka ngayon, isipin mo, may diploma ka. No, magiging meron ka pang pangarap. Isipin mo na hindi ikaw yung may pinakamabigat na problema sa mundo. Laban lang tol, okay? Then meron tayong personal security. Iba ang personal security mga kasta la vista. Sa ating tinatawag na personal. Yung personal security, iba 'yan. Ang lumabas last June, yung personnel, the weakest type of security or the weakest link in security chain. Bakit weakest type yan? Kasi hindi natin nasusukat ang loyalty ng isang empleyado. Ang personal security, ito yung mga nagbabantay sa mga foreign dignitaries and top ranking officials. Example, ganito yung tanong sa board exam. Yung presidente ng Japan, kahit saan lugar yan, presidente ng Japan, bibisita sa lugar ng Pilipinas. Ngayon, para ma-prevent yung assassination, kidnapping, similar act, no? Sa presidente ng Japan na bumisita sa atin, ano yung kailangan nating ibigay na security sa kanya? That is personal security. Kapag wala ang personal security, ang other term ng personal security ay VIP security. So si personal hindi nawawala yan sa board exam. Yan yung mga types of security. Pinag-aaralan natin yung security, lalo-lalo na mga security guards dito. Kasi nga, maraming lumabas sa security. Last June, 28 points. Last December, 30 points. 30 plus points. Bakit pinag-aaralan ng security? Kasi nga, nati-training sa mga guardia, police, yung PNP social, yung unit ng PNP that handles processing and insurances, the license of private security guard, yan ay PNP social. PNP social. Ngayon, kapag ang tinatanong, sir, kapag ang tinatanong po, yung presidente na si Bongbong Marcos pupunta sa lugar ng Davao. Si Bongbong Marcos pupunta raw sa lugar ng Davao. Sa Cagayan, shoutout sa Tiga Abra, pupunta sa Abra o sa inyong lugar, sa Isabela, sa Samar, Katmaloban, sa Tacloban, no, pupunta sa inyo, shoutout sa inyo lahat, sa Marawi, no, yung mga nagsumusuporta sa atin. Okay? Yung presidente
na si Bongbong Marcos pupunta raw sa lugar ng, bakit nangyari yun? Top ranking. Gaganon. Pakipatay po muna lahat ng mga ano nyo, ng mga camera nyo, ha? Okay, para hindi natatak, kasi lumalabas dito, para hindi matakpan yung tahanan natin. Okay, ang personal security nagbabantay ng mga top ranking officials. Okay, nagbabantay ng mga top ranking officials. Ayan. Sir, ano ang pinagkaiba ng personal at personal? O, ganito yan. Yung personal security, ang binabantayan mo, pasilidad. Hindi mga top ranking official. Hindi mga foreign dignitaries. Basta employment of guard forces para maprotektahan ng inyong establishmento, personal security yun. Pero kapag ang binabantayan mo, mga top ranking officials na, tulad ng presidente, example, ganito yung tanong sa board, ha? No? Yung si President Bongbong Marcos pupunta sa lugar ng Tugigaraw. Ngayon, nalaman ng mga personnel ng AFP at PNP na pumunta doon si President Bongbong Marcos. Kaya siya pinoprotektahan. Anong uri ng security ang ibinigay sa kanya? Nabanggit yung personnel pero binabantayan presidente ng Pilipinas. So top ranking official yun. Personal or personal security yun. Okay, meron ba? Meron tayong communication security. Pine-prevent nating maka-access sila sa ating communication or COMSEC. Di ba? Bakit? Sa communication security, mga ka-hasta la vista. Ibababa natin to. Sa communication security. Okay. May lumabas last board, dalawa. Meron tayo tarandaan dito. Kapag ang inyong istasyon ay pinasok ng mga kalaban at rebelde, ano ang una mong sisirain? Kapag ang inyong istasyon ay pinasok ng mga kalaban at rebelde, ano ang una mong sisirain sa loob ng inyong istasyon? Ang sagot ay radio. The item you must destroy first, radio. Kapag ang inyong istasyon ay pinasok ng mga kalaban at rebelde, ano ang una mong sisirain? Radio. Ngayon, may slang term. Naging pula. Meron tayong slang term. Ang tinatawag nating HHR. Ano yung HHR? Two-way handheld radio, no? Yan ay two-way handheld radio. Na ang slang term ay walkie-talkies. Walkie-talkies, no? Sir, kapag tinanong kami, who developed the said radio? Ang gumawa ng walkie-talkies or two-way handheld radio ay tinatawag nating Motorola. Yan, Motorola ang gumawa ng two-way handheld radio. Ngayon, sir, ano po yung tinagurian nilang APCO? Bakit po tinanong yung APCO sa board exam? Ano po ba yung APCO? Dalawa to na lumabas last June. And that is Association of Public Safety Communication Officials, no? Association of Public Safety Communication Officials, that is APCO. Ngayon, ano yung 10-0? Bakit tinanong yung 10-0 sa board exam? Kapag sinabi natin 10-0, ang 10-0, that is for caution. Okay, ang 10-0, that is for caution. 10-1, parami na little last word sa 10-1, ha? Ang 10-1, unable to copy. Nabasa mo yung copy, sinagot mo 10-4. Ang tamang sagot doon, 10-1. Okay, pag wala ang 10-1, change location. Ito na yung lumabas last board, yung 10-20. Ano po ba yung 10-20? Bakit siya tinanong last June? Yan ay isa sa mga Association of Public Safety Communication Officials natin or mas kilala natin sa tawag na 10 codes. 10 codes or 10 signals, no? Kahit marinig pa ng mga tao sa paligid mo yan, pero hindi naman sila nagtatrabaho doon, yung mga code na yan, kailangan nakakalam. Katulad ng 1020, tinanong last board exam, ano ba yung 1020? Kapag sinabing 1020, that is for location. Okay? Nabasa mo yung unable o yung change location. Nabasa mo yung change location, tapos sinagot mo 1020. Diyos ko po, ang 1001 ay unable to copy or change location. Ngayon, kapag ang pinag-usapan, 1004, ano yung 10-4? Kapag sinabing 10-4, yan yung copy. 10-4, copy. Or acknowledgement.
knowledge or knowledge, kung ano man tawag mo dyan. Ayan, acknowledge or acknowledgement, no? Kapag unable to copy, 10-1. Kapag change location, 10-1. Kapag location lang, 10-20 na lumabas last June. Okay? At meron tayong tinatawag na 10-50. Ano yung 10-50? That is for accidents. Accidents, okay? Merong aksidente, no? Then, meron tayong 10-52. Yung 10-52 at yung ating... yung 10-52 at yung ating 10-20 naglabasan niya last June. Ano daw yung 10-52? That is for, ano yung 10-52? That is for ambulance needed. Ambulance needed. Yan yung 10-52, ambulance needed. Okay? Sir, sa gwardiya po, may pinagtatawag kami lagi na 59. Ang galing mo, 59. Yung mga security personnel natin dito. Kapag sinabing 10-59, no? Kapag sinabing 10-59, okay. That is for 10-59. Ang 10-59 po ay body sa security guards, di ba? Ang galing mo, 59. Ang galing mo, body. Ang 10-59 po, ang ibig sabihin po niyan ay escort. Escort, no? Escort yan. Hindi yan body. Sa guardia, pag sinabi 59, body. Pero sa board exam, pag sinabi 10-59, escort or convoy. So, 10-0 yan hanggang 10-100. Ito lang yung lumalabas sa board exam simula 2017 na naging examiner si Dr. George Fernandez. At meron tayong 10-70. Pag sinabing 10-70, positive, no? Fire alarm. Then 10-74, okay? 10-74, ano yan? 10-74, negative. Ano ba? 10-78. Ano yung 10-78? Okay, need assistance. Need assistance. At yung 1090, that is for bunk alarm. Bunk alarm. Yan. 1090, that is for bunk alarm. Ayan. Sir, saan pong magandang gamitin? Di ba paulit-ulit na ako sa inyo? Okay, na-screenshot nyo na. APCO, Association of Public Safety Communication Officials. APCO, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na. Then meron tayong tinatawag na vibration. Sir, saan pong magandang gamitin ang vibration? Anyone na alam kung saan magandang gamitin ang vibration? Ang vibration ay magandang gamitin saan? Huwag mong ituloy-tol. Baka mapriso ka. Ang vibration, magandang gamitin yan, yung vibration detection device. Sa bangko. Bakit? May grupo ng mga kawatan na magdanakaw sa Amerika na dumadaan sa ilalim, no? Dumadaan sa ilalim, kapag meron silang target na bangko, sila ay dadaan sa ilalim at maghuhukay kapag maingay ang panahon yung mga grupo ng acetylene gang yun, no? Na minopia natin dito sa Pilipinas. Ano nangyari? Okay, guys, nakikita niyo pa ba yung ano, yung PowerPoint natin? Lumabas, naglabas eh. Okay, kita po. Salamat. Okay, yung mga nag-screenshot diyan para awa niyo na, wag niyo